Matapang ka, lalaki. Hindi porket gabay mo ang dipino'y mananalo ka na sa lipi namin. Kayang-kaya kitang paslangin. Kalmutin niyo pero huwag niyong hahawakan. Protektado ng krusipiko ang lalaking yan. Ang dali mong linlangin, dipino. Ngayon, magdasal ka na sa dipinong gabay mo dahil papaslangin na kita. Kailanman, hindi mananalo sa laban ang traitor na katulad mo. Taon 1956, lalawigan ng Tarlac. Si Pidel at ang asawa niyang si Lydia ay panay na naninirahan noon sa isang bayan sa Tarlac. Pagsasaka ang hanap buhay ni Pidel habang si Lydia ay simpleng may bahay pero minsan ay tumatanggap rin siya ng mga labada. Maliit na bahay kubo ang tirahan nilang mag-asawa at ng mga panahong iyon ay kasalukuyan pa lamang na ipinagbubuntis ni Lydia ang kanilang panganay na anak. Magkakalayo ang agwat ng mga bahay noon at ang paligid nila ay maraming punong kahoy na namumunga. Isa lamang ordinaryong tao si Pidel na ang tanging hangad ay mabigyan ng masaganang buhay ang kanyang pamilya. Pero nagbago ang lahat ng makilala niya ang isang payat na matandang lalaki. Balbasarado ito, mahaba ang puting buhok, may hawak na mahabang tungkod at ang damit ay pinagtagpi-tagpi. May puting balabal ito na nanlilimahid sa dumi at halos sumasayad na sa lupa ang haba. May hahalin tulad ang matanda sa isang ermitanyong gusgusin. Tigilan niyo ako mga bata. Irespeto niyo naman ako dahil malayo ang agwat ng edad ko sa inyo. Mga wala kayong galang. Sigaw ng matandang lalaki habang pinagkakatuwaan ng mga bata. Binabato pa't kaawa-awa ang matanda kaya hindi nakatiis si Pidel at sinuway niya ang mga ito. Tama na yan mga bata. Hindi ba kayo tinuruan ng magandang asal ng mga magulang nyo? Hindi ba kayo tinuruan rumispeto? Sigaw ni Pidel. Nagtakbuhan ng mga batang pilyo palayo sa matanda nang makitang humawak ng patpat na pamalo itong si Pidel. Napapailing naman ang lalaki bago nilapitan ng matanda para tanungin kung ayos lamang ba ito. Salamat sa tulong mo. Ayos naman ako. Mahinang tugon ng matanda. Inalalayan ito ni Pidel at doon niya napansin ang mga sugat nito sa katawan, pati na rin sa noo. Nagdurugo ang noo nyo. Tinamaan yata kayo nang batuhin kayo ng mga bata. Kung gusto nyo po'y sumama kayo sa akin para magamot yan, pati na rin ang iba pa ninyong mga sugat. Paniyaya niya rito dahil nakakaawa ang kalagayan ng matanda. Hindi ba nakakahiya? Maraming sugat ang katawan ko't baka makahawa ito. Makahawa pa sa pamilya mo. Nahihiyang tugon ng matanda pero nagpumilit si Pidel. Malapit na ang bahay niya mula sa kinalalagyan nila kaya naman inakay niya ang matanda para maglakad. Pagkarating nila sa kubo ay agad niyang pinatuloy ang matandang lalaki. Pinaupo niya ito sa pahabang bangko bago tinawag ang kanyang asawa para dulutan sila ng maiinom. Salamat sa tulong ninyo. Naginhawahan ako ng makainom ng tubig. Pasasalamat pa ng matanda. Inutusan naman ni Pidel si Lydia na magpakulo ng dahon ng bayabas para panglanggas sa mga sugat nito. Sumunod naman ang babae sa utos ng asawa kahit na hindi nito gusto ang kanilang panauhin. Tinanong ni Pidel ang matandang lalaki kung kumain na ito at lalo siyang nahabag ng malamang 3 araw na palang hindi ito kumakain. Mabuti na lamang at may natira pang kanin. Pagdamutan na lamang ninyo ang kamatis na ulam. Ani Pidel, napangiti naman ang matanda bago tumugon. Hindi na ako mahihiya. At talagang gutom na ako. Para sa akin napakasarap na ulam ng kamatis. Uwi ka nito
Kaya naman tumayo si Fidel para pumunta sa kusina. Nadat na niya noon ang asawa na isinasalang ng mga nakuwang dahon ng bayabas. Nang makita siya ni Lydia lumapit ito at kagad siyang binulungan. Fidel, kung hindi lamang kabastusan sa isang bisita at kung ayaw ko lang na mapahiya ka sa harap ng matanda, ay talagang papaalisin ko siya. Bakit mo ba siya pinatuloy dito sa bahay? Paano kung nakakahawa ang mga sugat sa katawan niya? Bulong ng babae bago sinilip ang kanilang bisita. Sinaway naman ni Fidel ang kanyang asawa. Hindi ka naman maahawa kung hindi mo hahawakan at hindi ka ba naaawa sa matanda? Gutom na gutom at uhaw na uhaw. Naiiling na wika ng lalaki. Maaari naman bigyan mo na lamang ng inumin at pagkain. Hindi mo na kailangan patuloyin at gamutin ang mga sugat niya. Giit naman ni Lydia pero wala rin itong nagawa dahil iginiit ni Fidel na dapat tulungan ng matandang lalaki dahil sa nakakaawa nitong kalagayan. Nakakaawa ang matanda, Lydia. Kung ako ang nasa ganoong kalagayan, katulad niya, malaking bagay na iyong may tutulong sa akin. Uwi ka nito matapos makapagsandok ng ipapakain sa matanda. Nang maihanda ni Fidel ang pagkain, ay mabilis na kumain ito. Halata sa bawat pagsubo nito ang labis na gutom, kaya awang-awa itong si Fidel. Hinayaan na lamang niya itong kumain nang maubos nito ang kanin ay muli pa itong humingi. Ibinigay ni Fidel ang natitirang kanin sa kaldero nila na dapat sana'y pagkain nila sa hapunan. Nagluto na lamang siya ng panibagong kanin. Matapos kumain ng matanda, ay nilanggasan nila ng bayabas ang mga sugat nito. Nag-igib na rin siya ng tubig para makaligo ang matandang lalaki. Dinala na rin niya ito sa labas dahil nasa labas ang banyo nila na ang haligay tagpi-tagping sako. Binigyan na rin ni Fidel ng damit ang matanda para makapagbihis pero tumanggi ito. Marumi na ho ang damit ninyo. Mas maiging magpalit na kayo ng malinis para mapreskuhan kayo at mga sugat ninyo para hindi ma-impeksyon. Giit niya sabay abot ng malinis niyang damit na balak ibigay sa matanda. Ayos na ang mga damit ko, Fidel. Bigyan mo na lamang ako ng panyo o kahit na anong kapirasong tela. Nakangiting wika ng matanda. Kinuha ni Fidel ang puting panyo ni Lydia at iyon ang ibinigay niya sa matanda. Malugod namang tinanggap iyon ng matandang lalaki at nagpasalamat. Sabi pa nito ay makakabayad din ito sa kabutihang loob niya. Agad namang tinutulan iyon ni Fidel dahil para sa kanya, ang pagtulong ay walang hinihinging kapalit. Ang asawa mo, laghaan mo siyang mabuti dahil nagdadalang tao siya. Sambit ng matanda na ikinabigla ni Fidel. Paano niyo pong nalaman na buntis ang asawa ko? Hilot po ba kayo? Nagtatakang tanong niya. Marami ako nakikita sa mundong ito na hindi kayang makita ng pangkaraniwang mga mata ng tao. Katulad ng mga sanga ng punong kahoy na yan. Putulin mo na agad ang sanga ng mga punong iyan dahil baka magsakan nito ang bahay mo at kapag dumating na ang malakas na ulan at malaipo-ipong hangin. Anang matanda habang itinuturo ang mga sanga ng punong kahoy na malapit sa bahay nila. Napailing naman si Fidel dala ng awa sa matanda. Akala niya nawawala na ito sa katinuan dahil kung ano-ano na ang sinasabi nito. Buwan pa lamang kasi ng tag-init at walang kahit na anong senyales na uulan. Magtiwala ka sa akin, Fidel. Sa darating na linggo ay magkakaroon ng malalakas na paghangin, pag-ulan, kulog at kidlat na tatagal ng halos 5 oras. Pero sapat na iyon para pinsalain ang inyong bahay. Kaya putulin mo na ang mga sanga ng punong malapit sa bahay mo para hindi ito mabagsakan. Babala ng matanda. Habang sinasabi iyon ng matanda, ay pinupunasan nito ang mga sugat sa katawan gamit ang panyong hiningi nito kay Fidel. Matapos nitong punasan ng bawat sugat, ay himalang nawala lahat iyon. Hindi makapaniwala si Fidel habang nakatitig ito sa matandang lalaki. Fidel, lahat ng gawang kabutihan ay may gantimpala na kapalit. Ito, kunin mo ang panyo dahil darating ang panahon na matutulungan ka nito.
Iniabot ng matanda sa kanya ang panyong pinampunas nito sa mga sugat. Dahil sa labis na pagkamangha ay wala sa sariling kinuha ni Fidel ang panyo sa matanda. Nag-iba rin kasi ang paningin niya sa matandang lalaki. Kanina'y mistula itong pulubing ermitanyo, pero ng mga sandaling iyon, purong puti at napakalinis na ng kasuotan nito. Magpapaalam na ako, Fidel, pero bago ako umalis, gusto kong malaman mo na kapag nasa bingit ka ng kamatayan at wala ka nang magagawa para takasan ito, tawagin mo lamang ang pangalan ko at agad kitang tutulungan. Huling bili ng matanda bago naglakad itong paalis. Nang marinig ni Fidel ang tunog ng tarangkahan nila, ay doon lamang siya natauhan. Nilingon niya ang matandang kalalabas lamang sa bakuran nila. Hinabol niya ito para sana pigilang umalis. Mababa lamang ang bakod nila, Fidel, hanggang baywang lamang ang taas nito at gawa sa kawayan, pero sinabitan niya ito ng mga dilata na walang mga laman para tutunog iyon kapag may pumasok sa bakuran nila. Hinanap ni Fidel ang matanda sa magkabilang daan, pero nakapagtatakang wala na ito. Sinubukan pa niyang sumigaw para tawagin ng matanda dahil maggagabi na at delikado ang abutan ito ng dilim sa labas. Fidel, ano ka ba namang tao ka? Bakit mo pa habulin ng matanda para patulugin dito? Hindi mo ba nakita ang mga sugat niyang nagnanaknak? Baka mahawa tayo. Rinig niyang wika ni Lydia na hindi niya namalayang nasa likod pala niya. Ikinuwento naman ni Fidel sa asawang nakitang kababalaghan kanina kung paano naglaho ang mga sugat ng matanda nang punasan nito ng panyong puti. Pati na ang damit nito'y naging matingkad din. Parang isang himala ang pagbabagong anyo ng matandang lalaki. Hindi naman makapaniwala si Lydia sa mga sinambit nito. Ayon pa sa kanyang asawa, nakamasid ito sa kanila mula sa bintana at nakita nito kung paano pinunasan ng matanda ang sugat, pero hindi naman ito naglaho. Sa paningin ni Lydia ay gusgusin pa rin ang matanda at may napakarami pa rin mga sugat. Tinampal pa nito ang kamay niyang may hawak na panyo kaya nahulog iyon sa lupa. Akmang pupulutin ni Fidel ang panyo, pero pinagbawalan siya ng kanyang asawa at sinabing itapon na lamang nila ang panyo dahil baka mahawa sila ng sakit ng matandang lalaki. Mas malapit ako sa kanya kaysa sa iyo. Nakita ko naglaho ang sugat niya at naging malinis ang kanyang damit. Napakatingkad na maputi pa nga eh. Giit ni Fidel, pero napapailing-iling na lamang si Lydia at sinabing baka nagagayuma lamang siya ng matandang lalaki. Ikiniit din ng babae na walang pagbabago sa matanda. Inutusan pa siyang maligot kuskusing mabuti ang kanyang katawan dahil baka kumapit sa kanyang mikrobyong dala ng matandang lalaki. Hindi mo ba talaga nakikita ang mga nakita ko? Alanganing tanong pa ni Fidel. Hindi nga, baka namalikmata ka o ginamitan ka ng kung anong mahika ng matandang yon. Sa susunod, huwag ka magpapapasok ng kahit na sinong tao na hindi naman natin kilala dahil baka tayo naman ang mapahamak. Giit ni Lydia bago naglakad pabalik sa kubo nila. Hindi na lamang kinontra ni Fidel ang asawa, hinayaan na lamang niya ang panyo at hindi na pinulot pa, at pagkatapos ay naligo na rin siya bago pumasok sa loob ng bahay. Nakita pa niyang kinukuskos ni Lydia ang inupuan ng matandang lalaki, kaya napailing na lamang siya sa ginagawa ng asawa. Kinabukasan, maaga siyang nagising nang marinig niyang nagdudawal si Lydia. Sumusuka ito pero wala namang isinusuka. Hinihimas ni Fidel ang likod ng asawa nang bigla siyang may maalala. Diyos ko mahal, nagkatotoo yata yung sinabi ng matanda. Bulalas ni Fidel habang bakas sa mukha ang labis na tuwa. Ano bang sabi niya? Nagtatakang tanong ni Lydia. Buntis ka raw at magkakaanak ng lalaki, Lydia. Matutupad na ang kahilingan natin. Ani Fidel. Bumakas din ang pag-asa sa mukha ni Lydia dahil matagal na nilang inaasam na magkaanak. Hindi pumunta sa bukid si Fidel ng araw na yon dahil maaga silang nagtungo kay Apong Solidad na kilalang kumadrona sa lugar. Sa tagal na nagpapaanak ng matandang babae ay kabisado na nito kung buntis ang babae, unang tingin pa lamang nito.
Tama nga ang kanilang hinala, nagdadalang tao si Lydia. May mga tinitignang senyales ang matanda para matukoy kung buntis ang babae at kahit kailan ay hindi pa nagmintis ang kanyang kakayahan. Ang mabilis na pagpitik sa kanyang ibabang leeg ng babae ay senyales na nagdadalang tao nga ito. Sabik na tinanong ni Fidel kung lalaki ba ang magiging anak niya, pero natawa lamang ang kumadrona dahil masyado pa raw maaga para makita ang kasarian ng sanggol. Hindi pa lumalabas ang mga palatandaan kung babae ba o lalaki ang ipinagbubuntis ni Lydia. Kahit ganoon, ay masayang umuwi ang mag-asawa. Pagka-uwi nila ay napatingala si Fidel sa mga puno. Naisip niyang nagkatotoo ang sinabi ng matanda na buntis si Lydia. Bumalik rin sa isip niya ang hiwagang nangyari sa matanda bago ito naglaho, kaya naman malakas ang paniniwala niya na may kakaiba sa matandang iyon at gusto niyang maniwala sa sinasabi nito. Paano kung totoong may paparating na malakas na unos? Kaya naisip niyang mas maganda na ang nakakasigurado. Magpahinga ka na at puputulin ko lang itong mga sanga ng punong kahoy. Bakit mo puputulin? Eh napakainit ng panahon. Mabuti iyang may ililim ang kubo natin para mas presko ang hangin. Naalala ko ang bili ng matandang lalaki. Kailangan kong putulin ang lahat ng ito dahil magkakaroon ng malakas na ulan at hangin sa susunod na linggo. Sa buwan ng tag-init? Diyos ko naman, Fidel. Nagpapaniwala ka sa matandang yon. Napapailing na wika ni Lydia bago pumasok sa kubo nila. Sinimulang putulin ni Fidel ang mga sanga ng mangga na malapit na sa kanilang kubo. Lahat ng sanga ng punong kahoy na pwedeng bumagsak sa kubo nila ay tinanggal niya. Hindi na rin masisisi ni Fidel ang asawa kung ayaw nitong maniwala sa sinasabi niya dahil hindi pa panahon ng tag-ulan. Nang mga panahong iyon, bihira pa lamang ang may telebisyon at kahit radyo ay hirap silang makabili. Kaya naman hindi nakakarating sa kanila ang balita kung may bagyo ba o wala, kaya para makasiguro ay susundin na lamang niya ang bilin ng matandang lalaki. Abala siya sa pagpuputol ng mga sanga nang marinig niya ang boses ng kumpare niyang si Berting. Nakita niya itong nakatingala sa kanya sa itaas ng puno. Bakit mo pinuputol ang sanga ng mangga? Sayang ang mga bunga niyan at kaliliit pa. Sigaw nito habang nagtatakang nakamasid sa ginagawa niya. May nagsabi kasi sa akin matanda, paring Berting. Nauulan daw ng malakas sa susunod na linggo. May malakas rin paghangin na pwedeng pumutol sa mga sangang ito at baka mabagsakan pa ang aming bahay. Tugon niya rito. Lalong kumunot ang noo ni Berting dahil ayon dito ay hindi pa naman panahon ng tag-ulan, kaya imposibleng magkakaroon ng bagyo. Mabuti nang nag-iingat, pare. Kaya kung ako sa'yo, manigurado ka na rin. Alisin mo na yung mga sanga na pwedeng maputol at dumagan sa bahay mo. Paalala rito pero natawa lamang ang lalaki. Nako, saka na pre. Aasikusuin ko ba tong pananim ko eh. Malayo pa ang buwan ng tag-ulan. Napapailing na tugon naman ito. Bahala ka pare. Huwag mo kong sisisihin na hindi kita binalaan. Biro na lamang niya bago ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Napapailing na lamang si Berting bago nagpatuloy sa paglalakad pa uwi. Natapos niya namang maputol ang mga sanga bago magtanghali, kaya nakapaglinis pa rin siya ng bakuran nila. Napulot niya ang puting panyo na ipinampunas ng matanda sa sugat nito, pero itinapon na rin niya iyon para hindi na makita ni Lydia. Baka kasi magalit ang asawa niya kapag nalaman na pinulot niya yon. Nang matapos ang lahat ay doon pa lamang siya nagpahinga. Lumipas ang araw na walang kahit na isang patak ng ulan. Tuyot pa rin ang lupa dahil sa tagal na hindi umuulan. Kaya pinagtatawanan siya ni Berting habang magkasama silang tinitignan ang mga pananim nila sa bukid. Ano na pare, niwala man lamang bakas ng ulan ah. Biro ni Berting sa kanya nang minsang magkita sila sa bukid. Pare, ang sinabi ng matanda sa akin ay sa susunod na linggo. Sabado pa lamang ngayon eh. Ani Fidel na hinahayaan lamang ang kaibigan. Iyan ang problema sa iyo pare. Masyado ka nagpapaniwala sa mga sinasabi sa iyo ng tao. Napapailing na wika ni Berting. Niyaya na siya nitong umuwi kaya naglakad na lamang sila
habang akay ang kanilang mga kalabaw. Paano kung totoo, pare? Importante ba yung benta ng mangga kaysa sa buhay ng aking pamilya? Tanong naman ni Fidel. Nagkabit-balikat naman si Berting at sinabing baka inuuto lamang siya ng matandang lalaki. Hindi na lamang siya kumibo at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Pagsapit ng Linggo, tirik pa rin ang araw at walang kahit na anong bakas na uulan. Iyon na ang huling araw sa linggong iyon na sinabi ng matandang uulan ng malakas. Inisip na lamang ni Fidel na baka nakatuwaan lamang siya ng matanda at nagpauto naman siya. Subalit pagsapit ng alas tres ng hapon ay biglang kumulimlim ang kalangitan kasabay ng malakas na paghangin. Umuugong sa kalangitan ng malalakas na kulog na sinasabayan pa ng matatalim na kidlat. Bumuhos ang napakalakas na ulan habang walang humpay ang pagbayo ng hangin. Diyos ko, Fidel, parang bibigay ang kubo natin. Sobrang lakas ng hangin. Nag-aalala ang sambit ni Lydia. Inuugoy kasi ang kubo nila sa tuwing ahampas ang hangin. Ihanda mo lang ang sarili mo, Lydia. Liligas tayo. Ani Fidel na nag-aalala na rin para sa kanilang kaligtasan. Walang ano-ano'y narinig nila ang malakas na sigaw sa labas. Hindi lamang nila gaanong maunawaan dahil sa lakas ng hangin. Dumadagundong pa ang kulog at saka kidlat. Narinig lamang nila ang pagtawag ng kumakatok na ang mga ito sa kanilang pintuan. Parang Fidel, tulungan mo kami. Boses ni Berting, kaya nagmamadaling binuksan ni Fidel ang pintuan nila. Agad nilang pinatuloy nang makita nilang kasama nito ang buo niyang pamilya. Halos manginig sa ginawang mga ito habang ang mga anak ay nag-iiyakan sa takot. Lydia, pakihanda mo nga sila ng tuyong damit. Naku, nakakaawa ang mga bata. Mukhang giniginaw. Ani Fidel. Ginamit na namang ng mga bata ang t-shirts ni Lydia dahil wala naman silang may pasusot dito. Pinahiram naman ang damit ni Lydia ang asawa ni Berting. Bakit kayo sumugod sa ulan? Napakalakas pa ng hangin. Tanong ni Fidel sa kaibigan. Kinuwento naman ni Berting ang nangyari. Itinumba ng malakas na hangin ang kubo ng mga ito at nagbagsakan pang mga natumbang puno kaya wala silang masisilungan. Naglakas loob na mga mag-anak na tumakbo papunta sa bahay nila para humingi ng saklolo. Mabuti na lamang dahil bago mabagsakan ng puno ang bahay ng mga ito ay nakalabas pa ang buong mag-anak. Nagkatotoo na yata ang sinabi ng matanda sa iyo, Fidel. Parang ipo-ipo ang lakas ng hangin. Bulalas ni Berting. Ngayon ay naniniwala na ito kay Fidel. Ngunit huli na. Ang inaalala ko pa yung alaga kong kalabaw. Sandali nga't pupuntahan ko. Ani Fidel bago tumayo mula sa pagkakaupo. Agad naman siyang pinigilan ni Lydia at sinabing pumirmi na lamang siya sa loob ng kanilang kubo. Pare, sobrang lakas ng hangin. Muntik na nga kaming tangayin kung hindi lamang kami nagyakap-yakap habang pupunta rito. Delikado, pare. Giit pa ni Berting. Pinilit ni Fidel na lumabas ng bahay dahil ang kalabo lamang ang tanging maaasahan niya sa kanyang hanap buhay. Kung wala ang kalabo ay mahihirapan siya sa pagsasaka. Binuksan niya ang pinto pero isang napakalakas na hangin ang sumalubong sa kanya. Sa sobrang lakas nito ay halos itulak na siya paloob ng bahay. Kahit ang kubo nila'y umuuga na rin at parang bibigay na. Mabilis na sinubukang isara ni Fidel ang pintuan pero nahihirapan siya dahil itinutulak siya ng malakas na hangin. Nag-iiyakan ng mga asawa nila pati na ang mga anak ni Berting. Maagap naman si Berting na tumulong kay Fidel para maisarado ang pinto ng kubo. Nang mapagtagumpayan nila itong maisara, ay iyong haligi naman ng kubo ang inalalayan nila para hindi bumigay. Naku po, mukhang hindi na rin tayo ligtas sa kubong ito, pare. Malaipo-ipo ang lakas ng hangin. Delikado ang buhay natin kapag tinangay ng hangin ang kubo. Natatarantang sigaw ni Berting. Pero nakita mo naman, paring Berting, delikadong lumabas dahil kayang-kaya rin tayong liparin ng hangin. Bumulanghit sa iyak si Lydia dahil pakiramdam niya ay katapusan na nila. Umihip ang sobrang lakas ng hangin dahilan para matumba ang kubo. Dumausdos pa sila sa sayig na kawayan papunta sa haligi. Isinangga naman ni Fidel ang sarili para protektahan si Lydia.
Lalong nag-iyakan ng mga bata dahil sa sobrang takot ng mga ito. Nang muling umihip ang hangin ay muling tinamaan ang kubo kaya bumalik sa dati nitong ayos. Umiiyak na nagdarasal si Lydia. Hawak kamay sila ng asawa ni Berting. Habang ang dalawang bata ay nakayakap sa ina ng mga ito. Paring Pidel, ano nang gagawin natin? Nababalis ang tanong ni Berting. Natigilan naman si Pidel at naalala ang mga bilin sa kanya ng matanda. Dalawa na sa sinabi nito ang nagkatotoo. Unay ang pagbubuntis ni Lydia. At ang ikalawa naman ay ang malakas na ulan at hangin. Lumingon si Pidel sa bintana bago bumulong sa kanyang sarili. Pinagtawanan ako ng mga tao noong sinabi kong may darating na malakas na hangin at ulan. Sana naman. Ngayon ay huwag mo kong ipapahiya. Bulong niya bago tumayo at lumapit sa bintana. Nagtataka nakatingin sa kanya ang mga kasama sa loob ng kubo at nang makitang bubuksan niyang bintana ay mabilis siyang pinigilan ng mga ito dahil tiyak na papasok ang malakas na hangin. Hindi pinansin ni Pidel ang asawa at kaibigan. Itinuloy niyang buksan ang maliit nilang bintana. Pumasok ang malakas na hangin at nang subukan niyang dumungaw ay halos mapapikit ang mata niya sa hapdi dahil sa malakas na puwersa ng hangin na tumatama sa kanyang muka. Sinubukan niyang sumigaw pero napuno lamang ng hangin ang kanyang bunganga. Isa pang ikinababahala niya ay hindi niya alam ang pangalan ng matandang lalaki dahil nakalimutan niyang tanungin ito noon. Pero umaasa pa rin si Pidel sa pangako nitong tulong na kapag nasa bingit siya ng panganib ay tawagin lamang niya ito at tiyak na tutulungan siya. Dahil nahihirapang sumigaw ay inilagay na lamang niya ang mga palad sa tapat ng kanyang bibig para sanggahin ang malakas na hangin na sumasalubong sa kanyang pagsigaw. Apo Lakay, tulungan mo kami! Sigaw niya ng ubod lakas. Lahat ng mga mata ng tao sa kubong yon ay nakatutok kay Pidel. Hindi na isinarang muli ni Pidel ang bintana at tahimik lamang na naupo sa tabi ni Lydia. Si Berting ay hindi nakatiis at dumungaw sa nakabukas na bintana at namangha ito sa nakita. Mula sa labas ng kubo ay kitang-kita ni Berting ang nagliliparang mga puno. May nakita pa siyang kubo na tinatangay ng hangin kaya patunay iyon na hindi pa natatapos ang unos sa labas ng kubo. Rumaragasa rin ang malakas na ulan. Tumataginting pa rin ang huni ng malaipo-ipong hangin. Pero nakapagtatakang wala namang tumatamang hangin sa kubong kinaroroonan nila. Kahit nakadungaw si Berting sa bintana, ay normal na hangin lamang ang nararamdaman niyang tumatama sa kanyang muka. Tumagal din ng ilang oras ang malalakas na bugso ng hangin hanggang sa sumapit na ang oras ng hapunan. Inutusan na lamang ni Pidel ang asawa na maglaga ng saging para may hapunan sila. Pasensya ka na pare, makikigain pa kami sa inyo ngayon. Nahihiyang sabi pa ni Berting. Ayos lang yung pare. Marami akong napitas na saging kanina. Pagsaduhan na lamang natin. Lydia, magsalang ka na rin ng kaping bigas para mainitin ang sikmura natin. Ani Pidel sa asawa. Pumunta naman sa kusina si Lydia habang ang asawa ni Berting ay nagpresentang tulungan ito. Ang dalawang bata naman ay naglalaro na. Kampante na silang lahat sa kabila ng patuloy na unos sa labas ng kanilang bahay. Pare, ang galing ng ginawa mo. Sino ba si Apo Lakay? Maya-maya'y tanong ni Berting. Iyon yung matandang lalaki na kinukuwento ko sa iyo. Ang sabi niya sa akin kapag nanganib ang buhay ko o nasa bingit ako ng kamatayan, tawagin ko lamang siya. Kaso hindi ko naitanong yung pangalan niya, kaya Apo Lakay na lamang bilang pagrespeto. Tugon niya pa rito. Mukhang hindi ordinaryong matanda ang sinasabi mo pare. Baka isa siyang dibinong gala. Ani pa ni Berting. Humingi rin ng pasensya ang kaibigan niya dahil pinagtawanan siya nito noong panahong pinuputol niya ang mga sanga ng puno. Tinanong naman ni Pidel sa lalaki kung ano nga ba ang dibinong gala. Ayon kay Berting, naikuwento raw ng lolo nito na ang dibinong gala ay madalas na magpanggap na matandang pulubi. Pero ang totoo ay isa itong banal na espiritong pag-alagala para maghadap ng isang taong karapat-dapat na pagkalooban ng tulong. Kinabukasan ni maagang gumising ang mag-anak ni Berting
dahil marami pa silang aayusin sa kanilang dampa. Lumabas din si Fidel para tingnan ang alaga niyang kalabaw. Bumungad sa kanya ang kalunos-lunos na tanawin sa bakuran nila. Maraming puno ang tumumba at maswerteng kahit isang sangay hindi man lamang tumama sa kubo nilang mag-asawa. Marami rin silang kababayan na naghahanap ng mga nawawala nilang alaga. Ang ibang mga kalabaw at baka ay nadaganan ng mga natumbang punong kahoy. Lahat ng mga kubo ay nawasak at tanging kubo lamang nila Fidel ang naiwang nakatayo roon. Tatagpuan din ni Fidel ang alaga niyang kalabaw na walang kagalos-galos. Nako, hindi kayo maniniwala pero totoo. Si Fidel ay may kaibigan na dibinong gala at iyon ang tumulong sa amin para makaligtas sa unos. Kita naman ninyo ang bahay nila. Buong buo pa rin, parang hindi dinaanan ng malakas na unos. Pagbibida ni Berting sa kwentuhan ng mga kababaryo nila, halos lahat ay hindi makapaniwala na kinaya ng kubo nila Fidel ang malakas na hangin. Ang ibang bahay kasi nagawa sa kahoy at simento ay hindi pinatawad ng bagyo, samantalang ang bahay nila Fidel ay nanatiling nakatayo at hindi man lamang nadaganan ng natumbang puno. Paring Berting, minsan talaga ay napakadaldal mo. Tayo na sa bahay ninyo at tutulungan kitang maitayo muli ang kubo nyo. Napapailing na lamang nasaway ni Fidel sa kaibigan. Lumipas ang mga araw at muling nakabangon ang mga tao sa kanilang lugar. Marami man ang nasa lanta pero ipinagpasalamat nila na wala namang namatay maliban na lamang sa ilang mga alagang hayop. Akala ni Fidel ay tapos na ang pinangako ng matanda na tulong kapalit ng ginawa niyang pagtulong rito noon. Pero muli niyang nasubukan ang pangako ni Apulakay nang muli siyang malagay sa alanganing sitwasyon. Minsan silang nangahoy ni Berting sa gubat dahil paubos na ang kanilang panggatong. Magtatakip silim na noong magaya si Berting na umuwi. Itinali nila ang mga kahoy na panggatong at isinukbit sa kanilang balikat. Sa paglalakad nila ay hindi napansin ni Berting ang makamandag na ahas na kanyang nadaanan. Naramdaman na lamang niya ang pagtuklaw nito sa kanyang paa, kaya napasigaw siya dahil sa sakit. Agad naman siyang dinaluhan ni Berting na makitang napaupo siya. Nakita pa ni Berting ang ahas na gumagapang papalayo. Pare, tulungan mo ko. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Kawawa ang magiin ako. Naluluhang wika niya habang dumadagundong sa kaba ang kanyang dibdib. Kailangang maalis ang kamandag sa binti mo. Kumalma ka lang, pare. Sumandal ka sa puno at gagawa natin ng paraan yan. Natatandaan ko pang turo sa akin ng lolo ko. Ani Berting bago siya inalalayang sumandal sa puno. Pinunit ni Berting ang suot niyang kamiseta at tinalian ang binti ni Fidel sa bandang taas ng natuklaw para mapigilan ang mabilis na pagkalat ng kamandag. Iniwan nito ang nakagat ng ahas bago sipsipin ang dugo para mailabas ang kamandag. Pagkatapos ay idinura din nito ang mga nasipsip na dugo. Pare, unang beses kong ginawa ito. Hindi ko alam kung tama ba ito. Sobrang tagal na kasi nung itinuro ito sa akin ng aking lolo. Ani Berting matapos nitong sipsipin ang kamandag ng ahas sa binti ng kanyang kaibigan. Salamat pare, malaking tulong ang ginawa mo para sa akin. Idiligtas mo ang buhay ko. Naluluhang wika pa ni Fidel. Pare, iniligtas mo rin ang buong pamilya ko sa unos, kaya hindi kita pababayaan. Papasanin kita pa uwi para matignan ka ng magtatandok. Pinasan siya ni Berting sa likod at kahit nahihirapan ay pinilit itong iyakbang ang mga paa. Mahirap kasing abutan sila ng dilim sa gubat, lalo na sa kalagayan niya. Habang pauwi ay may bahay silang naraanan. Nang malaman nilang natuklaw si Fidel, ay agad silang tumulong para buhatin siya. Maring Lydia, buksan mo ang pinto. Sigaw ni Berting nang malapit na sila. Bumukas naman ang pinto at bumungad ang nag-aalalang mukha ni Lydia. Agad itong nagtanong kung ano bang nangyari at nang malaman nito ay halos mapaiyak ang babae sa nerbiyos. Natatarantang pinatuloy ni Lydia ang may buwat sa asawa. Umiiyak na ito dala ng takot pero pilit siyang pinapakalma ni Fidel. Tinulungan ako ni Berting na mailabas ang kamandag ng ahas kaya kumalma ka. Lydia. Pagpapalakas niya ng loob sa asawa
kahit na siya mismo ay hindi na magandang pakiramdam. Matapos siyang maihiga sa sahig na kawayang nilatagan ng sapin ni Lydia, ay agad na nagpaalam si Berting. Susunduin kasi nito ang matandang magtatandok na si Apo Procopio. Hindi sila pwedeng mag-aksaya ng panahon dahil baka may natitira pang kamandag sa sugat. Paunang lunas lamang ang ginawa ni Berting at umaasa sila na makaliligtas si Pidel. Hindi naman maganda tuto si Lydia sa pag-asikaso sa asawa. Hindi alam ng babae kung paano tutulungan si Pidel at lalo pa siyang napapaiyak sa nakikitang kalagayan ng asawa. Kumalma ka lang, Lydia. Baka papaano ka't magiging anak pa natin. Nangihinang wika pa ni Pidel. Paano ako kakalma? Natuklaw ka ng makamandag na ahas. Hindi ko alam ang gagawin ko, Pidel, kapag nawala ka. Paano na kami lang magiging anak mo? Bumunghalit ng iyak si Lydia bago niyakap ang asawa. Biglang naalala ni Pidel ang panyo ng matanda na pinangpunas nito noon sa sugat, kaya naman inutusan niya si Lydia na hanapin ang panyo sa tapunan ng basura. Kahit ayaw siyang iwan ni Lydia, sumunod pa rin ito sa kanyang utos. Mabilis na lumabas ng bahay si Lydia, lalo na nang makitang nahihirapan ang asawa. Kahit nawala pa rin tiwala ang babae sa apulakay, ay pinilit pa rin itong hanapin ang puting panyo. Samantala, si Pidel ay nagsisibula ng mamanid ang binti at kamay. Nanlalamig na rin ang mga palad niya, pakiramdam niya hindi na siya mabubuhay pa. Mariin na lamang siyang pumikit, pero sa pagpikit niya ay lumitaw sa isipan niya ang itsura ni Apulakay at ang huling katagang binanggit nito noon sa kanya. Kapag nasa bingit siya ng kamatayan ay tawagin lamang niya ito at tiyak na tutulungan siya. Apulakay, tulungan mo ko. Bulong ni Pidel dahil sa labis na panghihina. Pagkasambit ni Pidel ng mga katagang iyon ay tila may sariling isip ang mga kamay niya na kumapa sa bulsa ng suot niyang puruntong. May nakapa siyang kapirasong tela doon, kaya inilabas niya ito para matignan. Agad niyang nakilala ang panyong pinahahanap niya sa asawa. Nakapagtatakang napunta iyon sa bulsa niya kung itinapon niya na ito noon. Kahit nahihiwagaan si Pidel ay ginamit niya pa rin ang natitirang lakas para makaupot maipahid ang panyo sa parteng kinagat ng ahas. Nangingitib na ang paligid ng sugat senyales na hindi natanggal lahat ni Berting ang kamandag na nasa kanyang dugo. Mula sa labas ng bahay ay umiiyak naman si Lydia habang tinatawag ang pangalan ni Pidel. Sinabi nitong hindi nito makita ang panyong pinapahanap niya. Tinawag niya ang asawa at inutusang pumasok na lang sa loob nila ng kubo. Umiiyak na pumasok sa kwarto si Lydia, pero agad na natigilan nang makitang nakaupo na siya. Mahal, tahan na. Huwag ka na mag-alala dahil magaling na ako. Wala na ang sugat. Aniya bago pinakita ang binti. Wala na ang sugat at hindi na rin ito nangingitim. Ano bang pinagsasabi mo? Nagdidiliryo ka ba? Nag-aalalang lumapit si Lydia at hinaplos ang noon niya. Masuyo naman niyang hinawakan ng kamay nito at hinalikan. Ipinakita niya ang kanyang binti kaya hindi makapaniwala si Lydia. Saglit lamang ang pagtataka nito dahil napalitan iyon ng saya dahil nga magaling na siya. Nagpasalamat sa Diyos ang babae bago siya niyakap ng mahigpit. Mayuwaga nga ang panyong ito, Lydia. Ito ang puting panyo na ginamit ng matanda noon para pamunas ng sugat niya. Ani Pidel bago ipakita ang panyo kay Lydia. Lalong nagtaka si Lydia nang makitang hawak ni Pidel ang panyo. Hindi makapaniwala ang babae, pero nagsisimula na rin siya magtiwala sa kakayahan ni Apulakay. Narinig na mag-asawa ang tinig ni Berting mula sa labas ng kanilang kubo. Kausap nito ang matandang magtatandok. Sa boses ni Berting ay halatang natutulero ito dahil sa labis na pag-aalala sa kalagayan ni Pidel. Bilisan niyo po, Apo Procopio. Nasa loob si Pidel. Sana naman ay magawa niyong iligtas ang buhay ng kaibigan ko. Uwi ka nito na umantig sa puso ni Pidel. Pinapasok ni Lydia ang mga ito. Agad na sinermo na ni Berting si Pidel nang makita niyang nakaupo na ang kaibigan. Parang Berting, maraming salamat sa tulong mo. Nawala na yung sugat sa paa ko.
Hindi na nangingitim at parang himalang naglaho ang sugat ng ipahid ko ang panyong ito. Nakangiting ipinakita ni Fidel ang binti sa kaibigan, pati na ang hawak niyang panyo. Nagtaka si Berting at hindi makapaniwalang sinuri ang binti ni Fidel. Wala itong makita na kahit na anong sugat na labis nitong ikinamangha. Ako ba'y pinagdololoko ninyo? Ang dami kong ginagawa sa bahay tapos inistorbo niyo ako. Galit na singhal naman ni Apo Procopio, kaya nalipat ang pansin nila sa matanda. Naku, hindi po Apong Procopio. Hindi ko ho kayo niloloko. Ahangos ba naman ako papunta sa bahay niyo eh, napakalayo nun. Git ni Berting sa matanda. Si Fidel naman ay humingi ng paumanhin sa matanda dahil sa abalang nagawa nila. Saan ang natuklaw ka mo ng ahas? Sa itsura ni Fidel eh, bukang mas malakas pa siya kaysa sa iyo ah. Napapailing na wika ng matanda. Bakas pa rin ang inis sa mukha nito dahil sa naabala siya ng husto. Halos tumakbo pa sila sa pagmamadali dahil baka hindi abutang buhay si Fidel. Ngunit mukhang mas malakas pa ito sa kanila. Totoo po ang sinasabi ni Berting, Apo Procopio. Natuklaw ako ng ahas pero nung ipahid ko ang panyong ito, sa may sugat ay bigla na lamang gumaling. Niwala man lamang bakas na naiwan. Ani Fidel habang ipinapakita ang panyo sa matanda. Inabot naman iyon ng matanda at sinuri. Ano namang hiwaga ang mayroon sa panyong ito? Ang tagal ko na magtatandok pero ngayon lang ako nakarinig na may panyong nakapagpapagaling ng kagat ng ahas. Sarkastikong sambit nito bago ibalik ang panyo kay Fidel. Halata sa mukha ng matanda na hindi ito naniniwala sa kanila. Huwag mong sabihin, iyan ang panyong ibinalik ng dibinong gala sa'yo. Bulalas naman ni Berting habang nakatingin sa panyong hawak niya. Natigilan naman si Apo Procopio dahil sa narinig na makabawi ay nauutal na nagtanong ang matanda. Ano ka mo? Dibinong gala? Hindi makapaniwalang tanong nito. Si Berting ang nagkuwento kay Apo Procopio kung paanong naging kaibigan ni Fidel ang dibinong gala. Manghang-mangha naman si Apo Procopio sa naririnig niyang kwento ni Berting. Aba, kung totoo ang sinasabi mo, napakaswerte mo, Fidel. Ang panyong iyan ay natatangi lamang para sa iyo. Kahit mapunta iyan sa ibang kamay, ay babalik at babalik iyan nang kusa sa kung sino man ang nagmamay-ari dito. Paliwanag ni Apo Procopio na nagsimula ng maniwala sa kanila. Naisip ni Fidel na kaya pala kahit itapon na niya ang panyo ay bumalik pa rin ito sa kanya dahil siya ang napiling magmay-ari nito. Binili ni Apo Procopio na gamitin niya iyon sa mabuti dahil kung hindi ay mawawala ang bisa nito. Ayon pa sa matanda, ang dibinong galay magiging gabay niya kaya mapalad siya dahil siya ang napili nitong gabayan. Nakiusap si Fidel kay Berting at Apo Procopio na huwag sanang ipapaalam sa iba ang nangyari sa kanya dahil baka lagsain siya ng mga tao at mawala ng katahimikan ng kanyang buhay. Naging lihim naman ang nangyari ng araw na yon. Bumalik ang lakas ni Fidel kaya kinabukasan ay pumunta na agad siya sa bukid. Ayaw man siyang payagan ni Lydia pero kailangan na rin niyang anihin ang mga pananim nilang palay. Sa tuwing anihan ng palay ay tulong-tulong ang mga magkakapitbahay sa pag-aani. Hindi naman makapaniwala ang mga kapitbahay nila dahil mabilis ang paggaling ni Fidel. Habang nag-aani, nagkakantaan sila habang may isang nagigitara. Ganoon ang nakaugalian nila noon pa man para malibang na sa pag-aani. Dahil abala ang lahat ay hindi na malaya ng mga naroon ang mga kasama nilang bata na naglalaro. Narinig na lamang nila ang palaho ng isang bata dahil nahulog daw mula sa puno ang kalaro nito. Nagtakbuhan sila patungo sa kinaroroonan ng mga bata. Nadatnan nila doon ang anak ni Aling Tasing na nakahandusay at umiiyak. Sinubukan ni Aling Tasing na buhatin ang anak pero mas lalo itong pumapalaho sa sakit. Huwag mong buhatin, baka lalong makasama sa kanya. Sandali at titignan ko. Ani Fidel bago naupo sa tabi ng batang umiiyak. Yumuko naman si Berting at binalaan ang kaibigan. Alam ni Berting na balak niyang gamutin ang bata kaya binalaan siya nito kung handa ba siyang gawin iyon sa harapan ng maraming tao.
Siguradong dudumugin siya oras na malaman nila na may kakayahan siyang manggamot. Naaawa naman siya kay Aling Tasing na umiiyak pa rin, pati na rin sa bata na nabalian ng buto, kaya wala siyang pagpipilian kundi tulungan ng mga ito. Pinagkalooban siya ng biyaya at gusto rin niyang maibahagi ito sa iba. Hindi sigurado si Pidel kung nasa bulsa nga ba niya ang panyo dahil iniwan niya ito sa bahay bago siya nagtungo sa bukid. Nagbabaka sakali siya at hindi nga siya nagkamali. Nasa bulsa niya ang panyo. Katulad ng sabi ni Apo Procopio, hindi hiwalay sa kanya ang panyong iyon. Tinanong niya ang bata kung saan banda ang masakit nito. Nang ituro nito ang tagiliran ay doon idinampi ni Pidel ang panyo. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay huminto na sa pag-iyak ang bata bago marahang bumangon. Sinabi nito na wala nang nararamdamang sakit sa katawan, kaya naman laking tuwa ni Aling Tasing. Labis ang pasasalamat nito kay Pidel at nangako na maghahandog ng mga gulay bilang pasasalamat. Ang ibang mga tao namang nagtataka ay nagtanong kay Pidel kung paano niyang napagaling ang bata. Hindi naman kasi siya albularyo, kaya hindi masisisi ni Pidel kung bakit ganoon na lamang ang pagtataka ng kanyang mga kabaryo. Ikinuwento niya sa mga taong naroon ang buong katotohanan, kaya labis ang naging paghanga nila kay Pidel. Simula ng araw na yon ay marami nang lumalapit sa kanya para humingi ng tulong. Nagdadala pa ang mga ito ng gulay at mga alagang hayop bilang kabayaran sa kanyang panggagamot, pero magalang na tumatanggi si Pidel. Aniya, ang panyong iyon ay biyayang pinagkaloob sa kanya ng dibino at kailangan niya itong ibahagi sa iba. Dahil sa pagdagsa ng mga taong nagpapagamot ay nalaman din ni Pidel ang hangganan ng panyong ginagamit niya. Mga sugat at bali lamang sa katawan ang kayang pagalingin nito. Lumipas sa mga araw at buwan ay muling binisita ni Apo Lakay si Pidel, pero sa pamamagitan lamang ng isang panaginip. Sa panaginip ni Pidel ay nasa isang maliit na kubo sila at maghaharap na kumakain. Nakaputi ang kasuotan ni Apo Lakay, parang hindi ito ang matandang pulubi na dati niyang tinulungan. Pidel, natutuwa ako sa ginawa mong pagtulong sa mga tao nang wala kang hinihinging kapalit. Uwi ka nito habang maaliwalas ng pagkakangiti sa kanya. Ibinabalik ko lang po sa ibang tao ang ginawa niyong kabutihan sa akin. Mapagkumbabang tugon pa ni Pidel na lalong ikinatuwa ng matanda. Hindi ako nagkamali sa pagpili ko sa iyo. Nagpakita ako sa iyo ngayon dahil pumasa ka sa mga pagsubok. Uwi ka nito na ikinalito ni Pidel. Hindi niya maiwasang magtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Isang misyon ang gagampanan mo sa lugar ninyo. Isang buwan mula ngayon ay may grupo ng mga aswang ang darating sa inyong lugar para maghasik ng lagim. Uwi ka ng matanda na labis si kinabahala ni Pidel. Talamak ang kwentong aswang lalo na sa liblib na lugar, katulad sa kanila, pero sa tanang buhay ni Pidel ay hindi pa siya nakakakita ng aswang. Tinanong niya ang matanda kung totoo ba ang mga aswang, kaya naman tumango ito bago tumugon. Ako na ang nagsasabi sa iyo, Pidel. Isang angkan ng mga aswang ang darating sa inyong lugar. Mambibiktima sila ng mga hayop at mga bata. Hindi makaliligtas ang iyong asawa sa kalupitan ng mga aswang na ito. Uwi ka nito, dahilan para kilabutan si Pidel. Hindi siya naniniwala sa mga aswang, pero sa dami ng hiwagan na naranasan niya kay Apo Lakay pa lamang ay wala siyang magagawa kundi ang maniwala. Ano po ang misyon ko? Paano ko may liligtas ang asawa at anak ko, pati ang bayan namin? Tanong ni Pidel sa matanda. Ipinaliwanag naman ni Apo Lakay sa kanya ang misyon. Magagawang labanan ni Pidel ang mga aswang kung papasa siyang muli sa pagsubok nito. Kailangan mapasa kamay niya ang mahiwagang krusipiko na magbibigay sa kanya ng lakas at kapangyarihan. Magagamit niya itong panlaban sa mga aswang at iba pang masasamang elemento. Sa kagustuwang mailigtas ang asawa sa paparating na kapahamakan, ay nakiusap si Pidel sa matanda na gabayan siya nito at turuan kung paano niya makukuha ang krusipiko.
Sinabi ng matanda na ang tanging makakakuha lamang sa mahiwagang krusipiko ay ang mga taong nasa bingit ng kamatayan. Ayon pa rito, bibigyan siya nito ng malaking sakit at kapag kinumbulsyon siya sa taas ng lagnat ay may darating na pari. May hawak itong Bibliya at dadasalan siya na parang patay. Kapag nadasalan nito ang kanyang katawan ay bibindisyonan naman siya nito gamit ang krusipiko. Kailangan niyang maagaw ang krusipiko sa mahiwagang pari at kahit anong mangyari ay huwag niyang ahayaan na mabawi nito yon. Paano po kung agawin niya iyon sa akin? Paano ko siya matatakasan? Tanong ni Pidel sa matanda, pero boses na ni Lydia ang naririnig niya kasabay ng pagyugyog ng kanyang katawan. Pidel, kumising ka. Binabangungot ka yata. Nagising si Pidel sa malalim na pagkakahimbing kaya inakala niyang panaginip lamang ang pag-uusap nila ni Apulakay. Nang akma siyang babangon ay biglang sumakit ang ulo niya at napakabigat ng kanyang pakiramdam. Nananakit rin ang kasukasuhan niya habang umiikot ang kanyang paningin. Naaalala niya ang usapan nila ng matandang Divino sa kanyang panaginip. Ang sabi nito ay bibigyan siya ng malalang karamdaman. Hindi naman malaman ni Lydia ang gagawin dahil napakataas ng kanyang lagnat. Hinanap ng babae ang panyo na ipapahid sa buo niyang katawan pero walang nangyari. Hindi rin niya naasikaso ang mga taong gustong magpagamot dahil sa kanyang kalagayan. Inisip ng mga tao na nawala na ang bisa ng panyo. Dumaan ang mga araw ay hindi bumuti ang kalagayan ni Pidel. Pinatingin na siya sa albularyo pero maging ang mga ito ay hindi naman siya kayang pagalingin. Ilang araw na siyang hindi makakain at makainom kaya sobra na ang pag-aalala ng kanyang asawa. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa dibinong kaibigan mo? Parang pinabayaan ka na niya. Ani Lydia habang pinapakain siya pero lahat ng pagkaing isubo nito ay sinusuka rin niya. Isang linggong dugmok sa karamdaman si Pidel hanggang isang gabi ay bigla na lamang siyang kinumbulsyon. Hindi malaman ni Lydia ang gagawin kaya patakbo itong pumunta sa bahay ni Berting para humingi ng saklolo dahil hindi na nito alam kung paano tutulungan ang asawa. Naiwan naman sa bahay si Pidel na walang kasama. Narinig niya may umakyat sa tatlong baitang ng hagdan patungo sa kwarto kaya inakala niyang nakabalik na kaagad si Lydia. Pero nagtaka siya nang makita ang isang matandang lalaki na nakasuot ng damit pang pari. Doon niya naalala ang napanaginipan niya, pati na rin ang mga bilin ni Apulakay. Lumapit ang mahiwagang pari sa higaan niya at umupo doon. Inilabas nito ang isang maliit na Biblia at sinimulan siyang dasalan sa wikang Latin. Pagkatapos inilabas nito ang isang maliit na krus at itinutok ito sa kanyang mukha kasabay ng muling pagdarasal. Pumikit ang pari na parabang binibendisyonan ng katawan niya kaya nakakuha siya ng pagkakataon para agawin ang krus mula rito. Maliit lamang iyon kaya kasya sa kanyang bibig. Isinubo niya iyon ng tangkain itong agawin. Sinakal siya ng pari para mailuwa niya ang krusipiko pero pinanatili niyang tikom ang kanyang bibig. Nahihirapan siyang huminga. Idagdag ba ang labis niyang panghihina kaya imposibleng makalaban siya sa pari? Gusto niyang iluwa ang krusipiko dahil wala rin naman itong silbi kung mamamatay siya. Nang halos maubusan na siya ng hangin ay naalala niyang muli ang sinabi ni Apulakay na tutulungan siya nito kapag siya nang nasa bingit ng kamatayan. Hindi man niya maibuka ang bibig ngunit sinambit niya sa isip ang mga katagang Apulakay, tulungan mo ako. Parang Pidel, gumising ka. Pare, gising. Sigaw ni Berting habang tinatapik ang kanyang pisngi. Narinig din niya ang malakas na pag-iyak ni Lydia dahil naninigas na ang katawan ni Pidel. Dumadaing pa ito na tila ba nahihirapang huminga. Naramdaman ni Pidel ang pag-iyakap ng kanyang asawa kaya iminulat niya ang kanyang mga mata. Napagulgol sa tuwa ang asawa niya nang makitang gising na siya. Hindi siya makapagsalita dahil sa panghihina. Minaramdaman ng dila niya sa loob ng kanyang bibig kaya namang kinapa niya ito. Nang makuha niya ang bagay na nasa loob ng bibig ay labis siyang namangha dahil naroon ang krusipiko na inagaw niya sa pari. Kung panaginip lamang ang lahat ay bakit nasa loob ng bibig niya ang krusipiko? Humingi si Pidel ng tubig kaya mabilis na kumuha si Lydia. Labis ang uhaw at gutom ni Pidel
kaya matapos uminom ng tubig ay pagkain naman ang kanyang hiningi. Fidel, ipinagpapasalamat kong nakakain ka na sa wakas pero dahan-dahan naman para kang mauubusan eh. Biro ni Lydia na maluha-luha pa dahil sa tuwa. Ikinuwento niya ang mga pangyayari kay Lydia at Berting pero hindi naniwala ang mga ito. Sinabi nila na baka dahil lamang iyon sa taas ng kanyang lagnat. Hindi niya na lamang iginiit sa mga ito ang hiwagang naranasan at mas pinagtuunan ng pansin ang hawak na krusipiko. May kung anong krusipiko na nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Kumuha siya ng matibay na tali para gawing kwintas at ang palawit ay ang krusipiko. Simula na makuha niya iyon ay nagmistula na siyang isang albularyo. Naging kakambal na niya ang tinig ni Apo Lakay na siyang nagtuturo ng mga dapat niyang gawin. Kahit ang iba't ibang orasyon ay natutunan na rin niya sa pamamagitan ng tinig ni Apo Lakay na palagi niyang naririnig. Ang problema lamang ay siya lamang ang nakakarinig sa tinig kaya nagmimistula siyang baliw. Isang araw ay narinig niyang muli ang boses ni Apo Lakay. Nang lingunin niya ang paligid ay wala naman ito kaya naisip niya na baka kinakausap lamang siya nito sa kanyang isipan. Sinabi ng matanda na dumating na ang mga aswang sa bayan kaya kailangan na niyang maging handa. Sinita naman siya ni Lydia dahil naririnig niya itong nagsasalita pero wala naman siyang kausap. Ang sabi nito ay iubasan niyang magsalita ng mag-isa dahil nagmumukha siyang baliw. Lydia, dumating na raw ang mga asubang sa bayan natin kaya mag-iingat ka. Sabi na lamang niya pero lalong napakamot sa ulo ang asawa. Alam niyang hindi ito naniniwala kaya naman mas pinagtuunan na lamang niya ng pansin ang kanyang pagsasanay. Nang malaman ni Fidel ang pagdating ng mga asuwang ay maaga siyang pumunta sa gubat para mag-ayuno. Ang sabi ni Apo Lakay ay malalakas na uri ng asuwang ang mga ito kaya hindi siya dapat maging kampante. Ang mga asuwang nasasalakay sa kanila ay isa sa pinaniniwalaang matatandang asuwang na nagtatanga ng itim na kapangyarihan mula sa kaliwang grupo kaya kailangan tapatan ni Fidel ang lakas at kaalaman ng mga ito sa kumbante espiritual. Gabi na nang matapos sa pag-aayuno si Fidel, umuwi siya sa kanila na punong-puno ng malakas na enerhiyang nanggagaling sa banal na krusipiko. Pagdating sa kanilang tahanan, abala si Lydia sa pagkabit ng mga bawang sa kanilang bintana, lalo na sa bintana ng kwarto. Halata na ang umbok sa tiyan ni Lydia, kaya mabango ang samyo nito sa mga aswang. Alam iyon ni Fidel, dahil ramdam niya ang presensya ng mga ito sa paligid. Fidel, mukhang nagkatotoo ang sinabi mo. Nakausap ko kanina si Kumare. May gumagala daw na aswang sa bayan natin. Maraming hayop ang biniktima. Natatakot na wika ni Lydia. Kaya pala ito nagsasabit ng bawang para pangontra sa mga aswang. Pinayapa ni Fidel ang asawa para mawala ang takot nito bago niya sinimulang dasalan ang bawat sulok ng kanilang bahay. Nagbilin siya kay Lydia na huwag lalabas ng bahay kahit na anong mangyayari dahil pupuntahan niya ang bahay ng kapitbahay nilang si Maria. Tiyak na ito ang unang punterya ng mga aswang dahil kabuwanan na nito. Pinigilan siya ni Lydia dahil natatakot itong mag-isa. Ipinakita niya ang krusipiko sa asawa at sinabing tungkulin niya na protektahan ang bayan nila. Siniguro din niya sa asawa na ligtas ito dahil protektado na ang bahay nila ng mga orasyon. Magtiwala ka sa akin, Lydia. Ligtas ka rito sa loob ng bahay. Basta huwag kang lalabas. Alam mong hindi kita pababayaan. Paninigurado pa ni Fidel. Kahit papaano'y napanatag si Lydia sa sinabi ng asawa. Nakaalis si Fidel sa bahay nila at agad na pumunta sa bahay nila Maria. Nakasalubong pa niya ang asawa ni Maria na si Poldo. Sinabi ng lalaki na manganganak na ang asawa nito kaya papunta na ito sa bahay ng kumadrona. Nabahala si Fidel dahil ang 10 taong gulang na panganay nila Poldo lang ang naiwan sa bahay kasama ni Maria. Hindi na siya nag-alinlangan at mabilis na tumakbo papunta sa bahay nila Maria. Hindi nga siya nagkamali ng akala niya dahil naroon na ang mga aswang sa kubo nila Maria. Aswang, pabayaan mo ang buntis.
ako ang harapin mo. Sigaw ni Pidel kaya lumingon sa kanyang mga aswang. Umatungal ang aswang na nakasilip sa bubong nila Maria. Lumingon ito sa kanya na nanlilisik ang mga mata bago gumapang pababa ng kubo. Hindi basta-bastang ordinaryong aswang ang naroroon dahil malakas ang presensya nito at hindi madaling matakot. Kung ordinaryong aswang iyon ay tumakbo na ito para tumakas. May antingero pala sa lugar na ito. Magaling! Dahil matagal na akong walang napapaslang na antingero. Mayabang na uwi ka ng aswang habang papalapit sa kinaroroonan ni Pidel. Uminto ito sa paglapit ng tatlong di pa na lamang ang layo sa kanya. Huwag kang pasiguro, aswang. Baka ikaw ang mapaslang ko. Mariing tugon ni Pidel, dahilan para humalakak na lamang ng malakas ang nilalang. Mayabang ka, antingero. Tignan natin kung hanggang saan yan tapang mo. Anang aswang bago sumugod. Sa bilis nito'y kisap mata lamang ay kaharap na niya ang nilalang. Sinakal siya nito pero agad itong napatras nang dumikit ang mabalahibo nitong palad sa kanyang leeg. Umuusok iyon dala ng pagkakalapnos. Nanlaki ang mga mata ng aswang habang nakatingin sa kanya. Ngumisi naman si Pidel bago sinakal ang halimaw. Napasigaw ang aswang sa sakit dala ng pagkalapnos. Doon lamang nakita ng aswang ang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg, kaya napuno ng takot ang mga mata nito. Sa laban, hindi ka dapat pagpadalos-dalos. Alamin mo muna ang kakayahan ng kalaban mo. Nakangising wika pa ni Pidel. Uli na nang mapagtanto ng aswang ang tangan ni Pidel. Tuluyang naabo ang katawan ng aswang kasabay naman ang pagsigaw ni Maria. Mabilis siyang tumakbo papasok ng kubo. Nakita niya nakaupo si Maria habang yakap ang 10 taong gulang na anak. Umiiyak ito habang takot na takot na nakatingin sa aswang na nakasilip sa bintana. Nang makita ng aswang si Pidel, ay agad itong umataras habang nagbabanta na babalikan siya dahil sa pagpaslang niya sa isang aswang. Iyon naman ang nadatnan ni Poldo kasama ang kumadrona. Habang nanganganak si Maria, ay binigyan naman ni Pidel ng pangontra si Poldo. Hindi kasi titigil ang mga aswang kahit kapapanganak pa lamang ni Maria. Tiyak na pag-iinteresan pa rin nilang isisilang nitong sanggol. Nang makapagpasalamat si Poldo at matiyak ni Pidel ang kaligtasan ng mag-anak, ay umuwi na siya sa bahay nila. Nadatnan niyang naghihintay si Lydia na nakatanaw sa bintana. Mabilis siyang pumanik sa kubo at niyakap ang asawa. Hindi raw ito makatulog kaya hinintay siyang makauwi. Sinabi din ng babae ang kanyang ikinabahala. Mahal, natatakot ako. Paano kung mapahama ka sa gagawin mong pakikipaglaban sa kanila? Sino ang magtatanggol sa amin ang anak mo kapag may nangyaring masama sa iyo? Nag-aalala ang wika ni Lydia bago gumanti ng pagyakap sa kanya. Huwag kang mag-alala, mahal. Kakampi natin ang Diyos. Alam kong siya ang nagpadala sa dibinong gala para gabayan tayo at mailigtas mula sa kamay ng mga aswang. Tugon niya rito bago niyayang matulog ang asawa. Nakatulog sila ng magkayakap ng gabing iyon. Kalagitnaan ng gabi ay nagising si Pidel sa mga kaluskos na naririnig niya sa paligid. Idagdag pa ang boses ni Apo Lakay na bumubulong din sa kanya. Nag-iinit din ang krusipiko, senyales na may nakaabang na panganib. Pidel, natitibag na ng aswang ang orasyong ipinalibot mo sa iyong bahay. Kailangan mong patibayin ito bago sila tuluyang makapasok. Narinig niyang tinig ni Apo Lakay. Nagpasalamat siya rito bago bumangon at bagyang ibinukas ang bintana. Mula sa dilim ay naaninag niya ang aswang na nakatingin sa kubo nila. Ramdam niya ang malakas na enerhiyang nanggagaling dito, kaya natitiyak niyang iyon ang pinuno ng mga aswang. Humihina nga ang depensang ikinalat niya sa paligid ng kubo dahil tinitibag iyon ng aswang sa pamamagitan din ng orasyon na mula sa kaliwa. Malakas din ito pero hindi siya magpapatalo. Isinara niya ang bintana at lumuhod sa tapat nito. Nagsambit siya ng mga orasyong panlaban sa palipadhangin ng aswang. Nang maramdaman ng aswang na nilalabanan na niya ito, ay doon ito umatungal sa galit.
Papaslangin kita ang tingero. Ipaghihiganti ko ang ginawa mo sa anak ko. Pinaslang mo siya! Mabalasik na sigaw ng aswang habang nagbabaga ang mga mata nito sa galit. Ginawa ko yun dahil papaslangin niya ang buntis. Dapat lamang yun sa inyo. Sigaw rin ni Pidel dahilan para magising si Lydia. Agad itong nagtanong kung sino ang kausap niya. Inutusan niya ang asawa na tumahimik muna at pumwesto sa kanyang likuran. Babalikan kita, Divino. Pagkahandaan ko ang muli nating pagkikita, lintik lamang ang walang ganti. Sigaw ng asubang dahil ramdam nito na lumalakas muli ang kanyang depensa. Hihintayin kita, asubang. Pagkahandaan ko rin ang pagbabalik mo. Sigaw din ni Pidel habang si Lydia'y umiiyak na lamang sa takot. Niyakap ni Pidel ang asawa at pinayapa ang kalooban nito. Muling nakatulog si Lydia sa bisig ni Pidel habang ang lalaki na natiling gising at pinapakiramdaman ng paligid. Kinabukasan ay nagulat ang lahat dahil sampu sa kababayan nila ang napaslang. Nagkalat ang mga bangkay sa daan, wakwak ang sikmura at wala ng mga lamang loob. Halos manghina si Pidel ng masilayan ito. Hindi siya makapaniwala na habang tulog siya ay may ginagawa na palang karumal-dumal ang mga aswang. Masyado siyang nakampante ng mailigtas niya si Maria at ang sanggol nito. Hindi napigilang mapaiyak ni Pidel dahil pakiramdam niya hindi siya karapat dapat sa krusipiko dahil sa kanyang kapabayaan. Nailigtas mo ang buhay ni Maria at ng asawa mo, kaya huwag kang panghinaan. Pidel, maraming buhay pang umaasa sa iyo. Narinig niyang muli ang tinig ni Apulakay. Tama ka po, Apulakay. Hindi na ako magpapabaya. Buo ang loob na sambit ni Pidel. Marami pang tao ang mapapaslang kung hindi siya kikilos kaagad. Muling nag-ayuno si Pidel sa gubat. Pinakain niya ng mga dasal ng krusipiko, kaya mas naging malakas pa ang bisa nito. Nang mapagod siya sa pagdarasal ay umuwi na siya sa kubo nila. Pagpasok pa lamang niya, naamoy na niyang umaalingaso na mabahong amoy. Sinalubong naman siya ni Lydia at sinabing may binigay na merienda si Berting. Paborito iyon ni Pidel kaya hinintay siya ng asawa para pagsaluhan nila ang ginataang kamoting kahoy. Nang buksan ni Lydia ang mangkok ay mas naging masangsang ang amoy. Tila nabubulok na karne, kaya halos bumaliktad ang sikmura ni Pidel. Nang tignan niya ang nasa loob ng mangkok, ay hindi niya inaasahang nabubulok na karne. Hindi niya matukoy kung sa hayop ba yun o sa tao. Agad siyang nabahala at tinanong ang asawa. Lydia, kubain ka na ba niyang kanina? Nag-aalalang tanong niya rito. Sinabi ng babae na hindi pa dahil hinintay niya ito. Kaya nakahinga siya ng maluwag. Nangakmang kakainin ni Lydia ang pagkain ni mabilis na kinuha iyon ni Pidel at saka'y tinapon. Winisikan niya iyon ng asin bago ipakita kay Lydia ang tunay na anyo ng pagkain binigay ni Berting. Nanlaki ang mga mata ni Lydia nang makita ang nabubulok na laman. Mabilis na dumungaw sa bintana ang babae at doon ay dumuwal. Bakit naman magbibigay si paring Berting ng ganyan? Nakakadiri. Nakangiwing wika ng babae bago muling sumuka. May duda kung hindi si paring Berting yon, lalo't ayaw niyang pumasok kamo dito sa loob ng bahay. Ani Pidel na napapaisip dahil kayang gumaya ng anyo ang aswang. Tama ka, Pidel. Aswang ang may gawa niyan. Kaya mas dobling pag-iingat pa ang gawin mo sa asawa mo. Kumuha ka ng isang ipin ng bawang at ibabad mo sa suka. Dasalan mo ito at ibalot sa pulang tela at isabit mo palagi sa damit ni Lydia. Sa ganoong paraan, hindi na siya malalapitan at masasaktan pa ng aswang. Narinig niyang muli ang tinig ni Apulakay, kaya nagpasalamat siya rito. Nakamasid lamang si Lydia sa asawa dahil nagsisimula nang mawala ang pagdududa sa kanyang puso. Nang makagawa si Pidel ng pangontra, ay gumamit siya ng perdible para ikabit iyon sa damit ni Lydia. Nawala na ang takot at pangamba niya dahil sigurado na siya sa kaligtasan ng kanyang asawa at magiging anak. Binili na niya si Lydia na huwag tatanggalin ang pangontra dahil hindi magagawa ng mga asubang nalapitan siya habang suot niya yon. Nagpaalam din siya sa asawa
na makikipagtuos na siya sa mga aswang mamayang gabi bago pa man dumami ang mabibiktima ng mga ito. Pagkagat ng dilim, lumakad na si Pidel para puntahan ang kuta ng mga aswang. Sa gabay ng boses ni Apo Lakay ay natuntun niya ang itinatayong komunidad ng mga ito sa itaas ng bundok. Nakakapagtaka nga hindi siya napagod kahit may kalayuan rin ang kanyang nilakad. Naramdaman ng mga aswang ang presensya niya kaya nagkagulo ang mga ito. Ilang saglit pa'y napalibutan na siya ng mga aswang. Matapang ka, lalaki. Hindi porket gabay mo ang dipino'y mananalo ka na sa lipi namin. Kayang-kaya kitang paslangin. Dumadagundong na tinig ng aswang dahil sa labis na galit. Bakit hindi mo subukan? Pangiinis pa ni Pidel dito. Kalmutin niyo pero huwag niyong hahawakan. Protektado ng krusipiko ang lalaking yan. Sigaw ng pinuno ng mga aswang. Ngumisi si Pidel dahil alam na niya ang kahinaan ng mga ito. Hindi siya magagawang saktan ng pisikal ng mga aswang dahil protektado pa rin siya ng kabal. Sumingasing sa galit ang mga aswang nang makita ang nakakaloko niyang pagngisi. Dumusob ang iba't iwinasiwas sa kanya ang matatalas at mahahaba nilang kuko pero naiiwasan niya ang mga ito. Kaya niyang sabayan ang bawat galaw ng mga aswang. Tumama sa dibdib niya ang kuko ng isang aswang pero nagulat ito dahil tumalbog lamang iyon sa kanyang katawan. Ngumisi si Pidel bago hinugot ang itak na nakasukbit sa kanyang baywang. Kargado iyon ng orasyon kaya naman hindi iyon normal na itak lamang. Iwinasiwas niya ang itak sa aswang na malapit sa kanya. Tumama iyon sa leeg ng aswang kaya agad na nadagpas ang ulo nito. Lalong naggalit ang aswang nang makitang nalagasan sila ng isa. Ramdam niya ang kapangyarihan ng pinuno kaya inihanda na rin ng sarili para magawa niyang salagin ang bawat palipadahangin na gagawin nito. Pinatatag niya ang proteksyon niya at sinimulang magpalipad ng mga tigalpo o mga orasyon na makakapinsala sa kalaban. Agad na naparalisa ang mga aswang na tinamaan ng tigalpo kaya lalong nagulol sa galit ang pinuno nila. Pabayaan mo ang mga kampun ko. Ako ang harapin mo. Sigaw ng pinuno ng mga ito. Pagsisisihan mong bayan namin ang napili niyong pamugaran. Pagbabayaran niyong pagpaslang niyo sa mga kababayan namin. Ganting sigaw ni Pidel bago ihanda ang sarili sa ataking gagawin ng pinuno ng aswang. Nagpalipad ito ng mga orasyon na agad niyang kinontra. Nakipagtagisan siya ng kumbate espiritual sa pinuno ng mga aswang. Sinubukan din ng aswang nakalagin ng tigalpong pinatama niya sa mga kasama nito pero hindi nito magawa. Sa huli ay napansin ni Pidel na humihina na ang depensa ng kalaban dahil napagod na ito ng tuluyan. Ang ilang mga aswang ay hindi na natagalan ang pamarusang iginawad niya at nagsimula ng bawian ng buhay. Pakawalan mo kami. Pangako, hindi na kami manggagambala pa ng mga tao. Lalayo kami. Pangako. Nangihinang wika ng pinuno ng aswang. Napangisi si Fidel sa nakitang pagsuko nito pero hindi siya agad nagtiwala. Pangako, hindi na kami mambibiktima ng mga tao. Bigyan mo kami ng pagkakataon na magbago. Aalis na kami sa bayang ito at titira na lamang sa malayong bundok. Maawa ka sa aming lahi. Nagbagong anyo ang aswang at naging isang tao. Hindi niya alam kung totoong anyo iyon ng aswang pero sa itsura nito ay hindi niya mapigilang makadama ng awa. Sige, umapayag ako pero kapag nambiktima pa kayo, titiyakin kung uubusin ko ang lahi ninyo. Maliwanag ba? Aniya na agad na ikinatuwa naman ng aswang. Salamat. Aalis na kami bago pa sumapit ang umaga. Yumuko ang pinunong aswang pati ang mga kasama nito. Tumalikod si Pidel para umuwi pero pinakiramdaman pa rin niya ang kalaban. Nang subukan niyang ihakbang ang mga paa niya ay hindi niya na magawa. Nanikip din ang kanyang dibdib at parang naparalisa ang kanyang buong katawan. Narinig niyang malakas na halakhak ng aswang na dumadaguntong pa sa buong kabundukan. Ang dali mong linlangin, dibino. Ngayon, magdasal ka na sa dibinong gabay mo
dahil papaslangin na kita. Malagomang tinig na wika ng pinunong aswang. Bumalik ito sa anyong halimaw habang nakangising nakatitig kay Pidel. Bago pa man tumarak sa puso ni Pidel ang matatalas na kuko ng halimaw, ay nagawa niyang tawagin sa kanyang isipan ang gabay niyang dibino. Apulakay, tulungan mo ko. Umilaw ang krusipiko kaya tumalsik ang pinunong aswang papalayo kay Pidel. Sa lakas ng pagkakatalsik nito, ay halos mamilipit ito sa sakit. Nakaramdam ng kakaibang lakas si Pidel, kaya naman nagawa niyang labanan ng pamarusang palipadhangin ng aswang. Nagawa niyang maigalaw ang katawan at nawala na rin ang paninikip ng kanyang dibdib. Masusunod, Apulakay. Nagsimulang tumakas ang mga aswang pero agad silang napigilan ni Fidel nang ipako niya ang mga ito sa pamamagitan ng tigalpo. Sinundan niya pa iyon ng malalakas na orasyong makakapas lang ng mga aswang. Ilang saglit lamang ay umapoy ang katawan ng mga ito hanggang sa tuluyang maabo. Nilapitan naman niya ang pinunong aswang na labis ang panghihina. Maawa ka. Pagmamakaawa nito habang tumataga sa bunganga ang napakarami na pulang likido. Kailanman, hindi mananalo sa laban ng traidor na katulad mo. Mariing wika ni Fidel bago tinagpas ang ulo ng aswang gamit ang matalas niyang itak. Tumilapon iyon palayo at saglit na nagliyab bago ito tuluyang maabo. Umuwi si Fidel sa kanyang asawa matapos ang laban. Ramdam niya ang panghihina dahil sa enerhiyang inilabas niya, kaya naman pagpasok niya sa kanilang kubo ay napahiga na lamang siya sa bangko. Mabilis namang lumabas sa kwarto si Lydia nang maramdamang nakauwi na ang asawa. Labis ang tuwa ng babae nang malamang nagtagumpay si Fidel na matalo ang mga aswang. Kinabukasan ay nakahinga ang lahat dahil walang namatay ng mga tao, pati na rin ang mga alaga nilang hayop. Muling bumalik ang kapayapaan sa lugar nila, hindi nagtagalay ng anak si Lydia ng isang malusog na batang lalaki. Si Fidel naman ay patuloy pa rin ginagawa ang kanyang tungkulin. Nanggagamot siya at kumakalaban sa mga manigno, engkanto at aswang sa tulong pa rin ng gabay niyang dibinong gala na si Apulakay. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.